So hi at welcome ulit dito sa aring channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1113 spoiler. Napalaban na nga talaga si Sanji sa isa sa mga Goros eh. Na talagang hindi nga natin inaasahan yung mga matitinding revelation sa chapter na to. Kaya ayun, bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video nito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1113 at bali wala pa nga tayong title ng chapter as of making this video. Meron tayong color spread ngayon kaya wala tayong update sa cover story ni Yamato sa Wano. Anyway, nagsimula nga ang chapter dun sa kung saan nga tayo nabitin sa last chapter. Kung saan finally, nakarating na nga si St. Marcus Mar sa loob ng Punk Records. Nakita niya na nga ang Denden Mushi na ginagamit sa pagla-livestream, pero talagang nabigla nga siya sa huli dahil sa mga nakita niya sa bandang taas ng kwarto na yon. Kakaiba nga ang reaksyon ng Goros eh, at meron ngang tunog ng bula na nagmumula sa nakita niya. At yun pala mga tol, base rito sa spoiler, ang nakita nga ni St. Marcus Mars walang iba kundi ang napakalaking ulo ni Dr. Vegapunk. At nakalagay nga raw ito sa tangke na sigurado nga may lamang tubig gaya ng mga nakikita natin sa ibang palabas. At dahil nga raw dyan, talagang biglang-bigla nga ang Goros eh. So yun, kahit sino naman siguro talagang mabibigla pag nakita ang laki ng ulo ni Dr. Vegapunk. Lalo pat alam natin na nakahiwalay na nga ito sa katawan ni Dr. Vegapunk at talagang naging parte na nga ng laboratorio niya. Anyway, kahit na nga nabigla ang Goros winasakta nga rin daw nito ang Denden Mushi. Pero na fake news nga si St. Mars dahil sa peke pala ito. So ayun, alam natin na talagang napakatalino nga ni Dr. Vegapunk. Kaya it makes sense na talagang hindi nga siya maiisa na mga Goros pagdating sa mga ganito. Kahit naman kung saan ipinapakita nga ang iba't ibang reaksyon ng mga tao sa mundo sa gagawing mensahe ni Dr. Vegapunk. At mula nga raw dyan, nagtapos na ang countdown at magsisimula na nga ang mensahe ni Dr. Vegapunk. Habang ang mga Goros naman daw walang idea sa kung ano bang sasabihin ng scientist. At tingin ko nga dahil ito sa marami ang sekreto ng Void Century at maaaring hindi nga matukoy ng mga Goros specifically kung alin ba dun ang ibubunyag ni Dr. Vegapunk. Talagang marami nga yun at kinakailangan pang isulat sa mga Poneglyph. At maaaring hindi pa nga talaga alam lahat ni Dr. Vegapunk ang patungkol sa Void Century. Anyway, cut naman kay Sanji kung saan dumating na nga raw ito sa lugar kung nasaan si St. Ethan Baron Bina Sujuru. At hindi na nga raw agad nagsayang pa ng oras si Sanji at inatake nga raw agad nito ang Goros. So ayun, finally talagang napalaban na nga si Sanji dito kay St. Venus. Inaasahan na nga natin ito dahil siya nga yung malapit at papunta ni dyan sa area. At talagang hindi nga papahuli si Sanji dahil sa bumanat nga agad siya. At mukhang gusto nga talagang magpakitang gilas na itong si Sanji kay Bonnie. So kita naman natin na talagang napakalakas nga ni St. Ethan Baron at masasabi nga natin na talagang di hamak na mas malakas nga siya kay Saturn. Kaya hindi ko nga alam kung kakayanin ba ni Sanji ang labang ito. Pero at least kahit papaano meron na nga magtatanggol kay Bonnie at sa mga kasama niya. Siguradong magiging matindi nga ang labang ito lalo pat alam natin na talagang makunat nga rin si Sanji. At titignan nga natin kung hanggang saan nga siya tatagal sa isang Goros. Sinabi nga raw ni Dr. Vegapunk na kailangan niyang mamatay dahil sa mga masasamang nagawa niya. At talagang magsisimula nga raw ang mensahe pag namatay na siya. So dahil dito mukhang mamamatay nga talaga si Dr. Vegapunk. Napakalala nga ng mga naging tama niya. At sinabi niya nga rin mismo na pag namatay siya saka automatic na magsisimula yung mensahe niya. Sukat naman sa taas kung saan dumating na nga raw yung si Saturn dyan sa grupo nila Usopp. At dahil nga dyan naalala nga raw ni Robin yung boses mula sa Ohara incident. Kung saan iniligtas nga raw si Robin mula mismo kay Saturn. So yun, isang revelation na naman nga ito dahil sa nasa Ohara incident pala itong si Saturn. At kung ganun parang nabibuild up nga na kailangan makagantin itong si Robin kay Saturn. At kung mapapansin nyo pa nga talagang parang similar yung transformation nilang dalawa. Kaya maaaring sa huli talagang makalaban nga ni Robin si Saturn. So yun, cut na nga tayo sa last part ng chapter na to, ang pinakamatindi mga tol. Nagsimula na nga ang mensahe ni Dr. Vegapunk at sinabi niya nga na ang mundo raw lulubog sa karagatan. So yun, akala nga natin patungkol sa Void Century ang sasabihin ni Dr. Vegapunk. Pero yun pala ang mangyayari sa present o sa mundong ginagalawan nila ngayon. Pero syempre, konektado naman lahat ito sa Void Century. At talagang hindi nga tayo binibigo ni Oda sa mga ganitong klaseng revelation. Napakatindi nga nito dahil basically parang magugunaw na nga rin ang mundo. Dahil kung lulubog nga ang lahat saan papupunta o titira ang napakaraming mga tao. At nag-umpisa na nga talagang sinasabing ito ni Dr.
Vegapunk dahil kung maaalala nyo nung ginamit ni Imsama ang Mother Flame para wasakin ang Lulucia Kingdom, eh nagkaroon nga ng matitinding lindol na nagsanhi nga sa pagtaas ng global sea level. Nakita nga natin ang epekto nun sa iba't ibang lugar at talagang napakaraming tao nga ang nababahala sa nangyayari sa mundo. So basically, eh mukhang yun nga mismo ang tinutukoy ni Dr. Vegapunk. Unang beses pa nga lang yung ginamit ni Imsama pero talagang ganun na nga ang epekto. At imagine na nga lang natin kung sakaling maraming beses nga itong gamitin. Wala nga syempre pakialam si Imsama at ang mga Gorosei dahil sa alam naman natin na talagang napakataas nga ng red line. At maaaring isa nga talaga yun sa mga dahilan kung bakit dun nga nakapwesto sa taas ng red line ng Marijua. Maaaring konektado nga rin ito sa Noah na nakita natin sa Fishman Island dahil base nga sa Bible eh ginamit nga yun sa Great Flood na basically eh parang pareho nga sa sinasabi ni Dr. Vegapunk na paglubog ng buong mundo. So ayun, kung sakaling meron pa nga kayong ibang idea patungkol dito eh i-comment nyo na nga lang dyan sa baba. Ito na nga ang kaba ng spoiler video natin at syempre kung nagustuhan nyo nga eh huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagam!